So ayun, good day guys, my name is Frederick Ecol from Beped 3B, and for today's video I will show you the proper things to do when we are encountering earthquakes. So hindi naman lingid sa ating kalaman na yung earthquakes, hindi natin alam kung kailan darating, kung ano oras na mangyayari. So maganda na we are ready, we are prepared kung ano mga dapat natin gawin. So at alam na natin na yung Pilipinas ay very prone sa mga kalamidad, sa mga lindol. So with this video, matutulan kay guys na mabigyan ng some idea and knowledge kung paano yung mga gagawin nyo sa pagkakataon na kung meron rin lindol. So una guys, diba, so unang gagawin natin, so we need to calm ourselves, diba? Kailangan natin kumalma sa mga pagkakataon na we're encountering mga earthquakes, kasi kapag hindi tayo kumakalma, hindi natin alam yung gagawin natin, hindi natin alam kung paano tayo makaligtas. And next is, we need to do the proper drop covering hold, na kailangan na hanapin natin yung pinaka-risk kung saan tayo pwede mataan, yung risk sa loob ng bahay, kung nasaan tayo, hanapin natin yun para may ilag o may ligtas natin yung katawan natin. And yun nga, sa drop cover and hold, papasok tayo sa isang lamesa na matigas, na kung saan ay maingatan tayo nito na malaglagan na kung ano. And then when na-feel na natin na humina yung lindol, pagkakataon na natin yung lumabas and maghanap ng safe place na walang puno, walang mapuno, walang mga babagsak sa iyo. So yun guys, so let's start and I prepare some videos na magbibigay sa inyo ng idea. So madali lang siya guys. So a few moments later. Ay pre, napansin mo ba? Lumilindol? Ayun nga pre. Uy pre, parang humihina na. Tara na lumabas. Tara.